Are you creating a long form video content here on TikTok? Do you have a 10 minute, 3 minutes, 60 seconds, or 15 seconds video? Do you have an option to create a 10 minute or maybe 5 or 3 minute video content here on TikTok? So if not, let me know. I'll tell you why meron tayong ganyang kahabang video na pwede na natin gawin. Kumbaga, inaano na ni TikTok, ano? TikTok are pushing content who are creating a longer videos, especially longer than 1 minute. So if you can create a 10 minute or maybe a 5 minute video, TikTok will support your content and push it. And I will tell you why, kung bakit siya meron ganon. I have noticed that most of my content who are longer than 1 minute, no, more than 1 minute video, medyo dumadami yung views, umabot ng 30, 40 to 50,000. So I wonder why, pero yun yung ginagawa niya. And right now, pinupost na ni TikTok yung mga longer than 1 minute, maybe 3, 5, and even 10 minute video, pinupost na ni TikTok yan. Ano yung reason ba kung bakit niya ginagawa yun? So maybe they're preparing, no, or let's say ginagaya nila yung YouTube, no, or Facebook, who are supporting yung mga longer video content before, yung mga long form video. But right now, reverse si TikTok. Kumbaga, reverse strategy siya. Dati nagsimula siya sa mga short form videos, iba yung mga 15 seconds lang, nagva-viral na. Pero ngayon, bakit yung mga 15 second video hindi na nagva-viral? Kasi hindi niya na pinupush. And right now, ang ginagawa niya is siguro preparing, no? TikTok is now preparing na ma-monetize din yung mga eligible who are creating a long-form video na magkaroon ng ads in between your videos. Remember, yung YouTube, pagka-monetize ka sa kanila, no? Sa YouTube channel mo, if you are monetized or if you are part of the YPP or yung YouTube partnership program nila, pag-monetize ka na, is nagkakaroon ka ng ads in between your videos. Pinapasokan. So, doon ka kumikita sa mga advertisement ng mga branded ng mga brands, right? And even sa Facebook, meron silang mga ads din na pinapasok doon sa mga videos, no? Mga long form videos, may mga ads habang nanonood ka. So doon kumikita yung mga content creator sa Facebook at saka sa YouTube. Doon sila na mo-monetize doon sa mga long form videos. And right now, wala pa tayong monetization dito sa Philippines doon sa short form videos natin kasi wala pang fund. Wala pang pondo si TikTok, no? Naghahanap pa lang, kumbaga nagpaparami pa lang yan ng pondo para even yung mga short form videos natin is ma-monetize through views. Alam ko sa ibang bansa, no? I don't know, maybe sa America or in other countries, yung mga short form videos na are being monetized through video views. But in the Philippines, wala pa silang pondo. But right now, they're trying to experiment siguro yung mga long-form videos para if you create a long-form videos, no, pwedeng lagyan ng mga ads. So yung mga kine-create mo, kung eligible ka, no, maybe siguro tinitingnan nyo lang muna kung yung mga long-form videos like this is panonoorin ng tao hanggang huli. So meron kang possibility or meron kang chance na pwede kang lagyan ng mga ads, ng mga advertisement, ng mga different brands or different products. So pagka binigyan ka ng ads, so definitely mamomonetize or meron kang kikitain out of it. So, ganun yung ginagawa ngayon ni TikTok. Siguro, ina-observe niya, pinag-aaralan niya, kung people who are, or audience who are watching content here on TikTok can watch a long-form video such as this, no? Kaya very important na try nyo rin, no? Siyempre, of course, yung mga content nyo either be kailangan creative kayo and of course very engaging din and very entertaining, maybe very informative. So malaking bagay yon kasi pag dumating yung point na eligible na tayo or tawag dito, gawin na ni TikTok na magkaroon tayo ng ads dun sa ating video, dun ka na magkakaroon ng kikitain. So that's one way siguro para at least mapag-aralan nila kung effective pa yung long form video na doon sa mga content creator para ma-monetize sila. Marami ng mga tools na ginagawa or ginagamit si TikTok for us to be monetized, ano, yung tinatawag natin yung mga live gift, no? Pagka nagla-live ka, of course, yung mga video gift, no? Pero yan yung mga bigay ng mga tao, right? Ano pa ba? Yung affiliate partnership, when you can create your TikTok shop, ano pa?
Also, yung bago ngayon, yung TikTok series, no? Kung magkakapag-create ka ng mga TikTok series videos mo na very informative, entertaining, or very enriching sa mga audience mo, pwede nilang bilhin yung TikTok series mo. That's one form of monetizing or para kumita ka. And also, yung brand, no? Pwede ka rin halimbawang i-reach out ng mga different brands para gamitin yung content mo as one of their commercial, gagawin ko parang commercial brand yung iyong ginawang content. So, pwede rin yun. So, a lot of ways, hindi lang natin na-explore, no? And I think, siguro kailangan lang natin pag-aralan, kailangan lang natin mag-strategize para magamit itong mga tools na to. Kasi there are so many tools right now. And napapansin ko, sinusuportahan na ni TikTok yung mga content creators. And even live selling, no? If you will notice, dati walang live selling, pero right now, no? Pinopromote na ni TikTok, especially those who have their own shops, no? Meron silang TikTok seller account, no? Pinopromote niya na yon. Meron siyang different platform for that. Meron kang TikTok seller account or TikTok seller dashboard that you can have your own live there para at least masupport ni TikTok at mapush sa mas maraming audience. Mas maraming audience, mas maraming traffic, mas malaki yung chance na para kumita ka during the live setting. So those are part of the things that na in-integrate ni TikTok dito sa atin, ano, para at least magamit natin for our own sake, no, for our business, para kumita tayo kahit papaano. And sabi nga kanina sa inyo, no, nasa sa inyo lang kung ano yung pipiliin nyo, kung ano yung gagamitin nyo, kung ano yung gagawin nyo. Pero hindi lang limited sa live gift o yung tinatawag na parang mga virtual gift, no. And right now, marami nang gumagamit ng tinatawag na affiliate partnership with the sellers wherein you can sell your products during your live. And I think dadami pa. And ito nga yung tinuturo ko sa inyo about the 10-minute video soon. No, magkakaroon na rin yan ng mga ads in between your 10-minute video or maybe 5-minute video. Or could be a 1-minute video. Pwede na magkaroon ng ads in between your content. Kasi sa 15-minute, wala ka talagang, syempre na napaka-ikli lang ng 15 para pasukan ng ads. Hindi papatulan ng mga advertisers yun kasi 15 second lang yung video mo. And then, paano mapapasukan ng ads yon? So, I think this is one way, no? Para at least magkaroon tayo ng panibagong sort of another source of income here on TikTok. So, hindi pa yan mangyayari. Hindi natin alam kung kailan. But as early as now, you can try it. Baka maging eligible ka if you're doing a long-form video, no? Kumbaga, simulan mo lang ngayon hanggat wala pa. Kahit wala pa, huwag mo na antayin. Huwag na nating antayin na dumating yung monetization tools na yon for a long-form video wherein they can put in a lot of advertisement. Huwag mo na antayin yun. Gawin mo na ngayon and baka mamaya magkaroon ka ng notification na maging eligible ka for having an advertisement in between your long-form video. So, pag-aralan nyo itong video na ito, no? Ulit-ulitin nyo hanggat mare para at least maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko about the monetization that TikTok has. So, nasa sa atin lang kung paano natin gagamitin itong mga tools na ito. These are only tools, right? These are only tools. Mga tools lang to na nasa sa atin kung paano natin gagamitin. Parang martilyo lang yan, di ba? Hindi mo naman mapapako or maipapako yung pako kung hindi mo gagamitan ng martilyo. So, these are sort of tools that you can use. It's up to you kung ano yung mas komportable kang gawin. And here comes another tools, yung 10-minute video. It's one of the tools na pwede nyong gamitin. And soon, pag naging eligible kayo, maybe pwedeng lagyan na yan ng mga video. But right now, as I've mentioned, no, disclaimer lang, wala pa. Pero I think they're preparing for it. And I've heard a lot of experts na sinasabi na they are preparing for it. So, hindi naman lalagay ni TikTok yan kung wala naman siyang purpose o kung wala naman siyang dahilan. Okay? Kasi ginagaya niya na ngayon si YouTube. Pabaliktad, siya ngayon ang gumagaya kay YouTube at saka kay Facebook wherein a long-form video has video or has a advertisement in between your videos. So, ang ganda lang. And thank you for watching. I hope may natutunan kayo. And don't forget, of course, to follow me as well and watch all my content para at least magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga tinuturo ko. Okay, thank you and bye for now. See you on my next video. And don't forget to comment dyan sa baba para at least alam ko kung meron kayo natutunan or kung may mga questions kayo. Okay? So, thank you and bye for now.